Welcome back to my channel! So, time out po muna tayo ngayon sa mga certificates. So, for today's vlog, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng SIM or Strategic Intervention Material. So, ito pong pinapakita ko sa inyo ngayon ang aking kauna-unahang nagawang SIM. So, sa paggawa po ng SIM, unang-una po nating alamin ay ang Least Learned Competencies. So, sa aking mga grade 5 pupils, napag-alam ko po na mahina po sila sa topic na finding the circumference of a circle. So, yun po ang aking topic o ginawang SIM. After po nating malaman ang least learned competencies, mag-isip din po tayo ng character na swak sa ating topic. So, ako dahil nga circles, naisip ko na tamang-tama si Doraemon. Dahil bilog siya. So, siya yung ginawa kong main character sa aking SIM. So, bakit ba tayo maglalagay ng mga character, mga anime, cartoons, ganyan, ganyan? Kasi po, para po ma-attract po agad yung mga pupils po natin kapag nakita natin. Kasi, aminin po natin na pag meron pong silang nakikitang mga ganyan, talagang gustong-gusto po nilang basahin. So, nag-isip din po ako ng magandang title. So, pinamagatan ko siyang Let Us Keep Rolling with Circles. So, ayan po ang aking title card. Anyways, meron pong limang parts ang SIM. Ito yung title card, guide card, activity card, assessment card, reference card, and answer card. So, tapos ko na pong pinaliwanag ang aking title card. Unang-una ko nga pong sinabi sa inyo na si Doraemon nga po ang naisip pong character at nag-isip din po ako ng catchy na title. So, dumako naman po tayo sa guide card. So, ito po ang second part ng aking SIM, which is the guide card. So, dito sa guide card, dito natin makikita ang mga learning competencies at mga objectives. So, ayan. Tatlo po yung learning competencies na naka-align syempre sa ating curriculum guide. And then, we have two objectives. First is identify and describe the parts of a circle. And then, solve problems involving circumference of a circle. So, ayan yung guide card. And then, next is activity card. So, ayan yung activity card. So, ang ginawa ko po dito is, ginawa ko po siyang parang kwento or adventure. So, ayan. Parang adventure ni Doraemon yung ginawa ko. So, ayan. Sabi nga ni Doraemon dito, our newest learning adventure is to study the circumference of circle. We will start our little learning exploration by a word find and circle words you find from the list below. So, ayan. Inumpisan ko ang aking SIM sa pamamagitan ng word find. So, ayan. Ito yung mga hahanapin nilang mga salita. Ayan. Yung mga hanapin nilang mga salita. So, sa ano pa lang, sa umpisa pa lang, talagang mag-iisip na yung mga bata. So, itong mga salitang ito, itong arc, center, core, diameter, and radius, syempre, ito yung mga salitang ma-encounter nila sa mga susunod na mga pages. So, ayan, sabi niya nga, let the adventure begins. Ayan. Gumawa ako ng parang comic strip. Ayan. Si Nobita at si Doraemon. Ayan. Kunwari, si Nobita nagtatanong kay Doraemon kung ano ang circle. Ano yung part ng circle. Tapos ayan. So, ayan. Tingnan nyo yung ano. Naglagay ako ng first track. Ibig sabihin yan yung first track ng kanilang adventure. Tapos, kunwari, ayan. Si Doraemon nag-research. Tapos, tinulungan siya ni Susuka ba yung pangalan nito? Ayan, si Susuka. So, si sa tulong ni Susuka, nalaman nila kung ano ibig sabihin ng mga circumference, radius, yan, ganyan, ganyan. So, ayan. Ayan. Magiging familiar na yung mga bata kung ano nga yung circuit. So, ayan. Tapos, dahil nga sa tulong ni Doraemon at Susuka, ayan na.
si alam na ni Nobita kung ano ang circle. And then syempre dahil gusto ni DepEd ngayon na dapat merong integration sa iba't ibang subject. So ano ba ang integration ng circle sa music? Ito mo yan. Yung mga musical instrument ay ang shape ay circle. So ayan, dahil si Damulag mahilig kumanta. So yan, siya yung nilagay ko sa music. And then si kasi pangalan nito, yan, nakalimutan ko yung pangalan nito. Yan na siya naman yung sa sports. Mamaya siguro mare-remember ko kung anong pangalan niya. So syempre sa pagkuha ng circumference, hindi natin mawawala ang pi. So inano ko rin siya, in-explain ko rin siya kung anong pi. So ayan, second track na siya sa kanilang adventure, pinakilala ko ang pi. And then after activity card 1, gumawa rin, next is activity card 2. So syempre pagkatapos nilang sumagot sa isang word find or puzzle, pakantahin naman natin sila. So ayan, the pie song. Alam naman natin lahat na yung mga bata, alam nila yung The Wheels on the Bus. So ayan. So yun yung tune ng ating pie song. So hindi ko na siya kakantahin. Alam niyo naman ang tono ng Wheels on the Bus. So ayan, The Wheels on the Bus. Sige na nga. The wheels on the bus are measured with pie, measured with pie, measured with pie. So ganun siya. Basta ganun. Wala ako sa mood kumanta. So next, pagkatapos ng activity card. So yung activity card pala dapat at least 2. Minimum niya is 2. And then ayan, ipakilala na natin ang ating mga formulas in finding the circumference of a circle. And then, syempre, kung pagkatapos natin ipakita yung mga formulas, magbigay naman tayo ng mga examples. Ayan. Examples. Maraming examples. After ng mga examples, dumako na tayo sa assessment card. So, third track na rin tayo sa adventure ni Doraemon. So, ayan. Kung makikita nyo, yung mga problem ko, tapos yung mga images ko, konektado yung mga yan. So, ayan. Sabi ko, Doraemon's bicycle wheel has a diameter of 65 centimeters. So, ayan. Pinakita ko talaga na nagbabike si Doraemon. Talagang dapat mag-explore kayo, mag-search kayo ng mga images na related sa topic nyo. And then, sa problem number 2, ayan, sabi ko, circular pool. So, ayan, effort po si Madam na maghanap ng circular pool na nandyan si Doraemon. So, ayan. And then, ayan, sa problem number 3, ayan, si Nobita. Nobita runs in a circular park. So, ayan, tumatakbo si Nobita. So, dapat po ganun. Kasi yung mga bata, para yung imagination nila mas lumawak, kailangan related yung mga images. So, dito na tayo sa assessment card 2. So, pinamagatan ko siyang guess that word. And then, ito na po yung fourth track natin. So, ayan. Sasagutan lang po nila, parang fill in the blank siya. Pero ito, fill in the box. Parang ganun. So, ayan. Tapos ng assessment card number 2. Dito na tayo sa enrichment card number 1. So, dahil nakaka-engganyo po siyang mga sagutin, hindi ng mga bata na hindi nila mapapansin yung oras na sumasagot sila habang natututo sila habang parang lang sila naglalaro, ganun. Ayan. Find my match yung aking enrichment card number 1. Then, ito naman ang aking enrichment card number 2. Pinamagatan ko siyang practice makes perfect. So, ayan. Mag-enjoy yung mga batang sumagot dyan. So, syempre, magbigay din tayo ng mga facts and trivias about circle. So, hindi lang puro
sagot-sagot yung mga bata. Bigyan din natin siya ng mga trivias. So, ayan. Actually, wala naman sa part ng sim yung mga facts and trivias. Dinagdag ko lang siya kasi feeling ko dahil ano, nag-enjoy na yung mga bata sa pagsasagot. Makakatulong sa kanila itong mga karagdagang kaalaman. So, ayan. Ay, bumalik siya. Bumalik. So, ayan. Ito pa yung ano, another trivia about circle. Then, syempre, yung answer keys. Ilagay natin yung answer keys. And then, yung reference card. So, dito sa reference card, ilalagay lang po natin yung mga ginamit nating libro, yung mga internet sources, yung mga other sources. So, yan. So, may pa-quotes tayo dito na mathematics give us reason to hope that every problem has a solution. So, kung si math nga merong solution sa mga problem, sa tingin ko, may mga solution din yung mga problema natin. Ayan. So, ayan. Ito na tayo sa final track. Goodbye na yung barkada ni... Bumalik na naman. Ayan. Barkada ni Doraemon. So, ayan. Complete. Ano sila? Full cast. Ayan. Hindi ko pa rin alam kung anong pangalan ni ano. Di ba pangalan nito? Yung malaking bibig. Na may pangalan. Si Soneo. Ayun, si Soneo pala. Ayun. So, ayan. Sabi niya, You made it. Sabi niya, you made it. Sabi niya ganyan. Congrats. Sabi niya ganyan. So, dito na po nagtatapos ang aking sim. So, paano po ba ninyo makukuha ang inyong soft copies? So, ang gagawin lang po ninyo is ippm nyo lang po ako, screenshot nyo po yung inyong screenshot nyo po na nakasubscribe po kayo sa akin at ippm nyo po ako, isend nyo lang po yung screenshot nyo sa akin and then agad-agad ko pong isesend ang soft copies ninyo. So yan. So, subscribe lang po kayo and then click the notification bell kasi marami pa po akong sim na ipapakita sa inyo. Dahil ako'y ano, gustong-gustong gumawa na sim. Ewan ko ba, nag-enjoy ako gumawa na sim. So, until next video, thank you so much. Bye!